Natatakot talaga ako sa dugo. Lalo na sa mga nagpapadugo dito sa amin. Pag meron ng ganyan, hindi na ako lumalabas ng bahay. Mga 6 na taon na ako nung alam kong may ganyan na, hindi na ako lalabas ng bahay. May nangyaring aksidente sa akin sa trabaho ko habang nagpipintura. Nandun ako sa rooftop ng building. Pababa na ako dun sa andamyo namin. Ay, nadulas ako. Ang tanging naaalala ko na lang, nasa area na ako. Nung nalingat ako, nasa lupa na ako nun. Hindi ako kumikibo. Nakikiramdaman ko yung sarili ko. Kasi sinong hindi magsasabi na pag nahulog ka doon, hindi ka mababalian o mapipilay, magagalusan. Nung naramdaman ko na parang walang sakit, tumayaw ko unti-unti. Yun, nakita ko wala akong bali sa tuhod, sa kamay, o galos mo lang kahit isa. May biglang pumasok sa isip ko na dahil naligtas ako sa aksidente na yon, magpapapako ako sa krus, pasalamat sa pagkaligtas ko sa aksidente na yon. Noong 1986, first time kong magpapako, nagtaka yung mga nagpapako, bakit daw tinitingnan ko pang lumulubog yung pako sa kamay ko. Lahat daw ng pinako nila, sumisigaw ako lang ang hindi. Anong sabihin ko pagkatapos na, ako, may panata ako bukol sa aking kalooban. Yung sakit, hindi ko alintana yan, basta't makakaraos lang ako sa panata na ito. Nung mga kabataan pa ng mga magulang ko, mga lola ko, sila-sila lang mismo ang nagtatag nitong sinakulo sa entablado lang ginagampan na talaga. Kapag nagdarasal ka, hindi lang yung pamilya mo, hindi lang yung sarili mo. Lahat ng mga tao dito sa mundo, kailangan isama mo lang. Mas madali ang pagbigay ng Panginoon sa yung mga hinihiling sa kanya. Yun ang experience ko dito sa panata ko ngayon. Ako po si Ruben Enaje, 57 years old. 31 taon na po akong nagpapapako dito sa aming barangay, San Pedro Cotud, Ciudad San Fernando, Pampanga.